Gusto kong mag-asawa na aklat ni Han Hanzel M. Isirani. Okay class, turn your book to page. Ito naman si ma'am, para sa karamihan ng estudyanteng tulad ko, madalas nakakairita ang mga ganitong paulit-ulit na pahayag gaya ng isang sirang plaka. Marahil, para sa mga henyo at nerd, isang karangalan ang sundin ang ganitong utos na ito at buklatin ng paisa-isa at dahan-dahan ang bawat maninipis na pahina na libro. Lalo na kung mahiling silang magbasa. Sila yung mga tipo ng taong halos asawahin na ang mga aklat at libro sa araw-araw na kaulayaw. Ngunit, para sa mga tipo ng estudyante talagang walang kahiling-hiling magbasa, lalo lamang madadaragdagan ang sakit ng ulo at hapdi sa tiyan dahil wala namang hinihintay kung hindi ang reset at uwian. Kapag sinabi lamang na guro na, okay class, open your book on page, lalong-lalong sisidhi ang kanilang pag-a-class na kulang na lang ay magdala ng placards at sakupin ang buong silid sa pagsisigaw ng ayoko nang mag-asawa ng aklat. Sa akin, ayoko rin mag-asawa ng aklat. Sa halos araw-araw na ginagawa ng Diyos, hindi ko talaga maiwasang maka-inkwentro ng mga taong sobra ang pagkakahumaling sa pagbabasa. Hayaan, makikita mong nakaupo sa isang sulok na aar-nasan ng mga nakakapalang salamin. Sa taas ng grado, halos kainin ng mukha na taghiyawat sa sobrang dami. At natural, hindi maaaring mawala ang mga makakapal ng libro na hindi lamang nagsisilbing babasahin kung hindi pangalan din sa panaggalang din sa init ng araw, patak ng ulan, at paghampas ng nag-aasal na kaibigan. Sa mga pagkakataong ganito, parang napakasarap magtanong ng bakit gusto mong magbasa? Anong meron ang aklat na wala sa PlayStation, PC, o chessboard? Paano hindi magpapatanong kung gaano karami ang nakikita mong nagbabasa ng aklat? Ay doble naman ang dami ng mga estudyanteng pinandidirihan ang humawak ng mga workbook at textbook. Lalong ayaw na maglakas loob na naharapin ang masungit na librarian at hiramin ang mga kampon nitong aklat na halos naaagnas at nangangamoy lupa na sa tagal ng din pagbubuklat sa animoy nag-aalok ng bulok na kalaman. Ayaw talagang nilang mag-asawa ng aklat. Ngunit talagang ganito ang katotohanan. Ito ang realidad. Walang magagawa kundi hanapin ang mga sagot na, sa mga tanong mo. Ayon sa mga eksperto, mababa ang antas ng ating bansa kung patungkol sa pagbabasa. Sa mga pag-aaral, lumalabas na mayorya sa mga Pinoy ang walang kahilig-hilig sa pagbabasa. Nangungunang sanhi ay ang katamaran sa panig ng mga manggagawa, oras naman ang kalaban. Ang mga ito ay mga pangunahing salarin kung bakit malaking bahagda ng mamayayaman ang hindi masyadong updated pagdating sa current event at general information. Pero kapag ang mismo ang mga eksperto ay dalubhasa at questionin kung gaano kalaga ang pagbabasa, halos mapapaangat ka sa iyong kinauupuan sa tindi ng kanilang mga tugon. Kung itatanong kung paano nila narating ang rurok ng kanilang tagumpay, hindi mawawala ang mga pagpapasalamat sa mga aklat, maliban sa mga magaling na guro at malulusog na kaalamang kanilang itinuturo. Ang pagbabasa ay may napakalaking bahagi sa mga kanilang pagtatagumpay. Katulad lamang ni Ka-Ernie Baron ay tinaguri ang na Walking Encyclopedia. Ayon sa kanya, 75% ng kanilang kaalaman ay mula sa self-study. Paano yun? Sa pamamagitan ng panonood at pakikinig at pakiramdam at pagbabasa. Kaya nasaan na siya ngayon? Ito ang nasa bibig ng kasikatan at kaunlaran ng buhay. Kung ganon, pwede pala akong maging
Ernie Barron, kahit ikaw, siya o tayong lahat ay maaari. Talagang napakahalagan pala ng pagbabasa. Pusta ako, kahit si Einstein o si Brad Pitt, kilala sa si Alice in Wonderland, walang sigurong magtatagumpay na artista, negosyante, manager o maging presidente ang hindi nakakilala kina Shakespeare, Chaucer o Antoinette de Saint-Exupéry. Hindi nila makakamit ang kanilang kaunlaran ngayon na hindi nagdaraan sa bahay ng Wicked Witch. Ang hindi nila kabay ang ngayon ay hindi nagdaraan ng nilalakbay ang Neverland o nang hindi nakakahalubilo sina C.S. Lewis, Charles Dickens o Mark Twain at Louisa May Alcott, kilala rin kaya nila sina Irving Wallace at Irving Washington. Marahil inasawa kaya nila ang mga aklat? Nako, hindi lang pala napakalaga ng pagbabasa. Kailangan din pala ito sa buhay. Nakakahiya kapag itinatanong ka ng isang nursery or kindergarten pupil kung kilala mo ba mo si Ugly Duckling, ay sumagot ka ng hindi. Pangarap mo pa manamang maging engineer, scientist o presidente. Medyo nakakatakot dahil kapag hindi mo binuklat ang aklat ng paaralan, ang mga nouns, adverbs, and conjunction, o di kaya ang force, mass, at gravity, o ang kikike ay revolusyon ng economics, ay tunaw ang pangarap mong house and lot with matching Ford expedition, mas lalong nakakatakot dahil maaaring ang isa sa inasar mong nerd addict sa pagbabasa o boy libro ay maging susunod na Edison, Ernie Barron o Gloria Macapagal-Arroyo. Nakakatakot din kapag isa sa kanila ang maging manager o opisina pinagtatrabuhan mo. Kaya buklatin mo ang iyong Webster Dictionary sa cabinet nyo dahil ako hindi magpapahuli o magpapatalo. Ano kaya ang magiging hinaharap ko o ang ating bayan? Tsak kapag tinanong mo'y ekspertong isasagot nito, tanongin mo ang libro. Kausapin mo ang aklat at ika'y paglilingkuran ng tapat. Tama, kapag ang bawat Pilipino ay may hawak-hawak na binabasang aklat, baka mas moderno ang angat at angat tayo kaysa Japan o Amerika. Walang namamalaboy at lahat tayo'y Ernie Barron marahil dahilan sa likod ng National Book Development Board o NBDB, National Bookstore, o ng commercial sa telebisyon na Read More, Be More. Kaya ako, nais ko rin sabihing gusto ko mong mag-asawa na aklat.